Magandang araw! Ako po si Erianne Pagaduan, isang doktor dito sa Conrado F. Isperia Regional Medical and Trauma Center. Ngayong buwan ng Hunyo ay pinagdiriwang natin ang Dengue Awareness Month. Ito ay isang paraan upang magbigay sa publiko ng kaalaman tungkol sa kung paano protektahan ang ating mga sarili at ang ating mga pamilya laban sa dengue. Kaya't ating alamin ang mga tungkol sa dengue. Ang dengue fever ay isang sakit na nakukuha mula sa kagat ng lamok na tinatawag na aedes aegypti. Karaniwang umaatake ang mga lamok na dengue 2 oras mula sa pagsikat ng araw at sa paglubog ng araw o 4 to 6 PM. Ito ay matatagpuan sa tropical at subtropical na mga rehiyon katulad ng Pilipinas. Ang dengue virus ay mayroong 4 na serotypes. Ang mga sintomas ng unang impeksyon ay hindi gaanong malubha. Pero ang kasunod na mga impeksyon ay may ibang uri ng mikrobyo kadalasang nagdudulot ng malubhang sakit. Kahit magaling na, may posibilidad pa ring magkaroon ng malubhang dengue ang isang tao. Ano nga ba ang mga sintomas ng dengue fever? Ito ay ang pabalik-balik na lagnat, pananakit ng ulo at kasukasuhan, panghihina ng katawan, kawalan ng ganang kumain, pagsusuka at pagkakaroon ng rashes. Ano nga ba ang katangiang klinikal ng dengue virus? Ang panahon ng inkubasyon ay nasa pagitan ng 3 hanggang 14 na araw mula sa pagkagat ng lamok. Sa kaunahan, ang febrile phase ay naglalakip ng mataas na lagnat na umaabot hanggang 2 hanggang 7 araw. Kasama ang ibang simptomas ng trangkaso ng dengue. Pagkatapos ng ilang araw, maobserbahan ang critical phase kung saan mayroong mga babalang palatandaan tulad ng malubhang pananakit ng sikmura, patuloy na pagsusuka, mabilis na paghihina, pagkapagod, hindi mapalagay at pagpapakita ng pagkahilig na pagdurugo tulad ng gasgas ng balat, pagdurugo ng ilong o gilagid at posibleng pagdurugo ng kailaliman. Sa kahulihan ay pwede nang maobserbahan ang pagka-recover o ang recovery phase. Ngayong panahon ng pag-ulan, ugaling gawin ang 4 o'clock habit. Ang dengue all year round. Ngunit pumasok na tayo sa panahon ng pag-ulan. Mas maraming lamok ang maglilipana sa ating tahanan, paaralan, opisina at iba pang pampublikong lugar. Gawin ang 5S na paraan upang matuto kung paano maiiwasan ang dengue. Una, ang search and destroy. Suyurin at sirain ang pinamumugaran ng lamok. Tanggalin o itapon ang lahat ng tubig sa mga lugar na maaring pangitlogan ng lamok sa loob at labas ng bahay. Ugaling linisan ang bubong at alulod ng bahay. Palitan ng tubig ng flower base minsan sa 1 linggo. Takpan ng lupa o buhangin ang mga butas sa paligid ng inyong bahay. Takpan ang mga timba, drum at iba pang imbakan ng tubig. Tanggalin at butasin ang mga gulong sa ibabaw ng inyong bubong o mga gulong sa inyong paligid. Itaob ang mga bote, lata at iba pang maaring pag-ipunan ng tubig at pangitlogan ng lamok. Makiisa sa mga clean-up drive at iba pang aktibidad ng barangay para sa kalinisan. Pangalawa, ang self-protection measures o sarili ay protektahan laban sa lamok. Magpahid ng insect repellents at magsuot ng pantalon, mga damit na may mahahabang manggas, lalo na yung mga light colors.
maglagay ng screen sa pintuan at bintana. Gumamit ng kulambo upang hindi makagat ng lamok. Pangatlo, seek early consultation. Sumangguni agad sa paggamutan kapag may sintomas ng dengue. Kung may lagnat ng 2 araw at may rashes sa balat, agad na kumonsulta sa pinakamalapit na ospital o health center. Pang-apat, sumuporta sa fogging at spraying kapag may banta ng outbreak. At pang-lima, sustained hydration. Huwag kalimutang uminom ng tubig to keep yourself hydrated. Sama-sama nating labanan at iwasan ang dengue. Kung walang lamok, walang dengue. Please subscribe to our YouTube channel, Dr. E Channel. And press the notification button to get alert after every upload.